Okay, so I will give you an example of double entry bookkeeping. Ba't ba tinawag na double entry? No? Yes, can you please read the first problem? Yes, Paolo. Louder. Example. January 1, Sir Pacquiao invested 2 million. 2 million. Okay. On January 1, Mr. Pacquiao invested 2 million pesos in cash in the hotel business. Ang business ni Manny Pacquiao, hotel business, nag-invest siya ng 2 million, no? So ito, personal niyang pera. As you can see, class, may naka-open and close parenthesis dyan. Asset invested by the owner. Ibig sabihin, cash na cash talaga yung kanyang in-invest. Ang question ko kaya sa inyo, ano yung dalawang effect nito sa accounting equation? Let us say, yan, ilagay ko asset equals liabilities plus owner's equity. Ano mangyayari sa asset mo, Raymond? Yung asset ko, mabubuksan po yung cash. Tapos yung cash ko, lalagyan po ng amount na 2 million. Ayun. So, magkakaroon na ng laman yung asset mo. Unang investment ni Pacquiao ay 2 million pesos in cash. What about your liabilities? Magagalaw ba yan? Ako, malalagay naman po na. Liabilities, pagkakautang. Ay, wala po, kasi wala pa naman po siya. Hindi pa naman nangungutang si Manny Pacquiao, so zero pa yan. No? What about yung owner's equity o capital? Nadagdagan ba? Opo, maglalagay. Magkano? 2 million din po, as in asset. Yes, correct. So, may equal ba dyan? Opo. Ano yung equal dyan? Yung sa asset po, tsaka sa liabilities. Owner's equity, liabilities wala. As you can see, your left and right side is equal, which is 2 million pesos. Tandaan nyo lang, si 2 million pesos na cash ay pagmamayari naman talaga ni Manny Pacquiao, no? Siya lang yung may karapatan sa perang ito. Kung gusto niya mag-withdraw, withdrawin niya ng lahat, rights niya yon, no? Lagi nyo ilalagay, entry nyo syempre, kung may pangalan, capital ni Manny Pacquiao, kay Manny Pacquiao lang. Just in case na mag-withdraw siya, withdrawal ni Manny Pacquiao, ibawas niyo yun doon. Okay? May example number 2. On January 2, Mr. Pacquiao borrowed 1 million from Equitable PCI Bank to be used by the business. As you can see, class, open and close parenthesis nyo dyan, asset borrowed from a creditor. So, bukod sa cash na in-invest ni Manny na 2 million na galing sa sarili niyang bulsa in cash, namuutang din siya sa banko. Amounting to how much? 1 million peso saan? PCI Bank. Ang PCI Bank ay kumakatawan bilang creditor o yung inutangan niya, nagpautang sa kanya. Ang question ko ngayon sa inyo, ano ba yung effect ng second transaction na to? Sa banko na siya nadagdag. Ano nangyari sa cash niya, sa asset? Iba naman. Ano nangyari sa asset? Yes? Yung ano po, asset po, nadagdagan po ng 1 million yung ano niya. Originally, 2 million siya, di ba? Tapos nadagdagan ng 1 million dahil namutang siya sa banko. So, magkano na lahat? Bali, 3 million. So, 3 million na yung asset niya. Tapos, so, yung liability po, ano po, nadagdagan po, 1 million. Kasi po, nag-loan po siya dun sa... Nag-loan siya ng 1 million. Apo. So, meron ka ng 1 million sa liability. Then, ano nangyari tapos, sa so, owner's equity? Owner, ano po, wala naman po nangyari po. Ganun walang parang. Nangyari, ganun pa din. Okay? So, sabi dyan, yung liabilities nyo, i-add nyo sa owner's equity, dapat equal sa asset. Balance, ba? Okay. Loans payable ni Manny, 1 million, dahil nakapangutang siya sa banko, that's his liability. Then, meron siyang owner's equity, dahil personal niyang pera, pasok nyo sa capital niya, owner's equity, which is 2 million. Pag sinama nyo yun, pinagsama nyo, 3 million. Diba sabi ko, equals dapat lagi sa asset. So, magkano ang asset niya? 3 million. Okay? Remember class, mag-a-analyze lang tayo. It's not about math. No? It's more on analyzation. Hanggat maaari, basahin nyo ng dalawang beses yung problem bago nyo sagutin. Okay? Ayan, meron akong another problem. No? Another transaction. Pag sinabi kong problem, transaction yun. Raymond, can you please read yung problem 1? Can you please read? On? January 3, the business bought a delivery van from Nissan Motors and paid cash, 500,000, as it was purchased for
Okay. So, ano na nangyari noong January 3? Nabawasan po yung asset niya ng 500,000 pesos. 500,000 pesos. Nailan na ba binili niya? Bond po. Bond. Hindi naman po madadagdag sa owner's equity. Ayun. Madadagdag naman yon sa asset. So, mangyayari ganito. Tingnan nyo doon. No? Look at the board. No? Yung asset nyo, 3 million originally, di ba? Yung inutang ni Manny at saka yung pansarili niyang in-invest, di ba? Dahil bumili nga siya ng ano yung binili niya? Delivery van, magkano? 500,000. So, ibabawas nyo doon. 3 million minus van na 500,000, how much? 2.5. So, yun na lang yung kanyang asset. Nabawasan na ng 500,000. Ano apekto niyan sa liabilities and owner's equity? Yung liability niya, 2.5 plus 500,000 equals to how much? 1 million. Tama ba? Then yung owner's equity niya ay 2 million. Bakit nasa liability yung ano, yung 1M? Eh kasi inutang niya yun, di ba? Part ng inutang niya sa banko. Ganun lang yan. Nalito ba? Nalito? Okay lang. Okay. Lagi nyo lang tatanda ang class, nag-increase yung asset ng kumpanya o ni Manny Pacquiao in the form of delivery van. Kahit inutang niya pa yung delivery van, ay binayaran niya ng cash, di ba? Kahit binayaran na niya ng cash, ang nabawasan doon ng kanyang kapital. Tapos nadagdag naman sa saan? Sa equipment niya, part ng asset. Di ba dapat laging equal tayo ng equal? Kung mabawas ka doon, dapat dagdag sa kabila. So para balanse ka. Yes, question? Ang para kung manan yung say, decreasing in some form of asset is increasing in some form of asset? Hindi. Pagka nag-increase ang asset mo, may nagbabawas sa'yo. Dahil ano ba yung pinambili mo ng asset? Galing sa kapital mo, owner's equity. Depende yung kung utang mo. Ngayon, kung inutang mo yung asset, inutang mo yung van na 500,000, dun mo siya lalagay sa liability. Kasi utang mo yun eh. So, madadagdag. In that case, hindi naman, di ba? Dito na. Sige, babalikan natin yan. I will give more example of it. No? Tapusin muna natin ito. Another problem, no? On January 6, a computer unit worth 100,000 was purchased on account from PC Express. When you say purchase on account, inutang. On account, tandaan nyo. At yung open and close parenthesis dyan, as you can see, may nakalagay dyan na ano, asset, purchase, on account. Yung computer na yun, idadagdag nyo sa asset, kaya lang yun ay inutang nyo. So, dalawa'y maapektuhan dyan. Dinagdag nyo sa asset, tapos, nadagdagan din yung liabilities nyo, dahil babayaran nyo yan, di ba, in the near future. So, again, yung cash nyo na 2.5 million asset, then yung equipment na 500,000, plus equipment again na 100,000, all in all, how much? 3.1 million. Then yung liabilities nyo na 1 million, una, di ba, yun yung inutang sa PCI, bank. Then, ang utang uli ng 100,000, so magkano na lahat? 1.1. So, paano magiging balance yan? Yung owner's equity mo, 2 million pa rin. I-plus mo yung 2 million sa 1.1, 3.1. As you can see, class, lumalaki na lumalaki yung asset, di ba? Example number 5. On January 10, Mr. Pacquiao made a cash withdrawal of 500,000 for personal use. Asset withdraw by the owner. Yung naka-open and close parenthesis dyan. Ang sabi ko sa inyo, may karapatan si Manny Pacquiao na mag-withdraw kasi personal niya naman yun. Kahit ano pa yung paggamitan niya, meron siyang karapatan. So, in that particular case, yung asset dyan, asset na cash na 2 million, nandyan, no? Asset pa rin yan. Then, equipment,
500,000, copy as it is. Office equipment, 100,000. Liabilities, ganun pa rin, 1.1. Kasi wala namang inutang si Manny dyan, nag-withdraw siya. So, saan ngayon mababawas yung winidraw ni Manny Pacquiao na 500,000? Owner's equity sa capital niya. So, yung capital niya, 2 million. Then, may drawing dyan. Pag nakakita kayo ng open and close parenthesis sa owner's equity part, ibig sabihin minus. So, i-minus mo yung 2 million sa 500,000. Magkano na lang owner's equity? 1.5. Si owner's equity na 1.5 million, i-add mo ngayon sa liability, which is 1.1 million. How much? 2.6. Balance ba? Okay. So, ganun. Yan ang pamamaraan ng pag-analyze. Okay? Ito na yung huli. Sige. Iba pang halimbawa. I think we're going to continue next meeting. Medyo na over, ano na kayo, over knowledge. No? We're going to review again, then tutuloy lang natin yung discussion. Okay? That's all for today. Goodbye, class. Goodbye, and thank you, ma'am. Study your lesson, ha? Okay.